Magandang Gabi, Pilipinas! Ayon sa commanding officer ng 62nd Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Melvin Flores, sa kanyang area of responsibility ay nakapagtala sila ng hindi bababa sa 70 miyembro ng NPA at 10 sa mga ito ang nagtatago sa siyudad ng Canlaon. In Canlaon, around 10 yung roaming, mga barangay ay kanilang inorganisa. Mostly doon sa mga boundaries, mga re-boundaries ng mga barangay. Yun yung kanilang target. Sa ating naging panayam sa pamilya Cardenas, nabatid kung gaano kaseryoso ang problema ng siyudad ng Canlaon at maging ng mga karatig nitong bayan ukol sa seguridad. Maging ang kapatid ni Mayor Undo na si Wagner Cardenas, hindi pinalampas ng mga armadong grupo. Pagbabahagi niya, ilang buwan matapos ang insidente, ang grupo naman nila ang binalak tambangan. Noong panahon yun, kasama nito si Mayor Batchuk Cardenas. Sabi nila, kung nakuha niyo si Wagner, asta ko, another 100,000 sa inyo. Okay, patayin rin ako eh. Tapos ambos, ako rin inambos. Nakasakay ako sa kuan, sa kanupi, sa kuan. Pag ambos, nag-response ko, hinatay kong ilaw sa street, papapap, walang namatay. Hanggang sa kanilang tahanan, hindi sila tinatantanan ng umuulan na bala mula sa armadong grupo. Noon, pagkatapos namatay ang aking kapatid, hindi ako makalabas diyan sa highway. Maraming mangharas. Pagkagabi, pumutok diyan. Papapap, motorcycle na, para bang guluhin nila kami rito ba? Tapos ako, punta ako sa kabilang bahay ko. Diyan naman sila. Gandang Gabi, Pilipinas.